Kamusta mga kapanda? Welcome to my channel. In this episode ay pag-uusapan natin ang tungkol sa break time. Kailan nga ba natin dapat gamitin ng break time at paano mag-request ng break? Pag-usapan natin yan. Bago natin simulan, ay pasubscribe naman sa aking channel mga kapanda. Salamat! Tulad ng ibang trabaho, ang pagiging food panda rider ay may feature na pwede tayong mag-break time. Pero ang sobrang paggamit nito ay nakaka-apekto sa ating actual versus planned hours. Kaya dapat ay limitahan din natin ang paggamit ng break time. Paano nga ba mag-request ng break time? I-click lamang ang ating headset icon sa ating Roadrunner app. Pagkatapos ay piliin lang natin ang break. Kung meron tayong ibang concern tulad ng app issues, equipment issues, shift issues, or accident, ay pwede din natin itong pagpilian. Pero dahil dito, ipapakita ko lang sa inyo kung paano mag-request ng break. So, i-click natin dito ang break. Pagkatapos ay i-click natin ang proceed anyway para makapili tayo kung gaano katagal ang gusto nating break time. Pwede tayong mamili kung ilang minutes ang gusto nating break time or pag hindi tayo sigurado, i-click lang natin ang until end of shift. Anytime naman na matapos tayo sa ating gagawin ay pwede nating tapusin ang ating break time. At kapag ready na ulit tayong bumiyahe ay pwede nating pindutin ang end break at makakatanggap na ulit tayo ng orders. Tandaan natin mga kapanda na hindi tayo pwedeng mag-request ng break time kapag meron tayong ongoing delivery. So kung meron tayong dalang delivery ay kailangan muna natin itong kumpletuhin bago tayo mag-request ng break time. Dito ang feature ng break para sa ating mga food panda rider. Pero kapag ginamit natin ito lagi ay bababa ang ating actual versus planned hours at pwedeng maka-apekto to sa ating batch. So hanggat maaari mga kapanda ay gamitin natin ito kung talagang kinakailangan. Para naman sa mga kapanda natin na hindi makakabiyahe at nag-offer swap ng shift nila pero walang kumuha, ang diskarte ay magta-time in muna sa kanilang shift at magre-request ng break time until end of shift. Ang dahilan nito mga kapanda ay hindi kasi magandang record ang no-show. Kaya ang ginagawa ng ating kapanda riders ay magta-time in at magre-request na lang muna ng break. Kahit na nakakababa ito ng batch, ay okay na rin ito kaysa naman sa ma-no-show ka sa iyong biyahe. Kapag kaka-time in pa lang natin mga kapanda para makapag-request ng break time, ay kailangan sa status ng ating Roadrunner app, from ready ay maging working muna ang ating status bago tayo makapag-request ng break time. So hanggang dito na lang muna mga kapanda. If you have some comments or suggestion, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe!